Hello mga kapatid, welcome naman sa bagong vlog natin. So nandito naman tayo para bigyan kayo ng panibagong kung ano man ang gagawin natin ngayon umagang ito. So maingay lang ating mga kasi nagtatrabaho yung aking kasama at yung mga bataan natin nandoon sa laboratory area. So ngayong umagang ito mga kapatid ay gagawa tayo ng isang bagay doon sa organic farming. So ngayon kasi DIY project natin ito ngayong araw na ito. So bago tayo magsimula, magpakilala muna tayo. Ako po ang inyong liko, AJ Gerard A, ang inyong kauragon, kamentor at ang inyong kabakal. At ang hindi pa po ng mga nakakakilala sa akin, ako po ay isang welder na kabali dito sa Pilipinas. At syempre man, kung bago pa lang po kayo sa YouTube channel natin ito, so yan, paki-subscribe and paki-sampan na din po ng notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-update at ina-upload ko sa YouTube channel natin ito. So makikita nyo naman po na ang mga nanonood sa atin ay 6% lamang po ng mga nakasubscribe. So ang 93% ay hindi pa nakasubscribe. So subscribe na po kayo, walang mawawala. Alright, so yan, simulan na po natin. Bago tayo magsimula, ipromote ko lang po muna ang aking ventures, ang aking isa sa pinagkakakitaan ko ngayon ay ang aking lifestyle product. So kung kayo po ay mga katanungan at kung kayo po ay available at may interesa para sa business side nito at gusto nyo na gawing business ito, so I will just put the link below at click nyo lang po at just PM me kung gusto nyo po ang business makilala. Alright, so thank you very much and let's start. So yan, kailangan natin ng yan, tubo, 3 bar, kabilya, and another kabilya na nakabilog. At syempre, itong pincan. Ito po ang magiging parang barrel niya. Ito ang magiging chimney. Then ito yung magiging yung rebar niya is yung magiging paang. Yeah. Gagawa tayo ng isang carbonizer. Yan. Yeah. Carbonizer. So DIY tayo ng carbonizer. Yan. Ang tubo po natin ay GI. Ihihinang natin o welding natin sa rebar. Yan, syempre, so nakaganyan yan, so magiging paanga. Then, ito ay manipis lamang. So, I think nasa ano lang to, 1mm ang kapal. Yan, so binutas natin dito. Then, binutas natin dito. So, gaganyan natin. Ano? So, sige, simulan natin. Susunod doon sa kanya.
palay, no? O sa ahas. Nakatapos na tayo mga karagon, yan. Binutasan natin ito dito. So kasi ilalagay natin dito sa ilalim yung apoy, tapos lalabas yung init dito sa mga butas-butas na ito din. Syempre bakal to. So magki-create siya ng ano yan, ng init. So kaya masusunog niya yung mga rice husk na nasa labas niya. So yun yung proseso kung paano natin manually ginagawa yung pag-uuling ng rice husks na napaka-epektibo at napakaganda sa lupa na conditioning or conditioner para gumanda ang lupa natin. Yan. So, yan, gagamitin ito sa organic farming or agriculture. Ginagamit. Yan, tapos na yung ginagawa natin. So, ang taas nito ay more or less is 2 meters. So, 2 meters kasi alam nyo na pagka ano dapat, nasa taas yung usok. Ano? Nasa taas yung usok. Yan. So itong ano, ito ang magiging chimney niya. So magiging chimney niya ito. Tapos dito yung apoy, tapos more or less ang tambak ng ano niyan na rice husk is mga nandito. So dapat may lalabas na lalabas ang usok doon sa taas sa chimney niya para hindi mamatay yung apoy dito sa ilalim. Okay, so 'yan mga koragon ang ating DIY carbonizer. Okay, mga karagon, hanggang dito na lang muna naman ang ating DIY project at salamat sa mga sumusuporta. At bago po tayo magpaalam ay i-shoutout muna natin si Sniper MX. Okay, and si alright, Neil Cruz. Okay, so shoutout po sa inyong dalawa. At marami po tayong isa-shoutout sa magdarating na araw. Kaya keep on watching, keep on comment, and keep on sharing this video. At maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber na nagtatangkilik at sa lahat ng mga tao na naniniwala po sa atin. And
abangan po natin na naabangan lang po natin na magpapapromo po tayo. Yan. So, abang-abang lang po. And, yan. So, this is your EJ1&A, EJ8, right? Bye-bye. Keep safe. God bless.